Magandang araw, Kawaldas. Nandito na naman tayo sa isang unboxing. Outdoor unboxing na naman tayo. Baka hindi ka maniwalang outdoor unboxing to, ha? Tingnan mo. Oh, yan, oh. Oh, outdoor talaga yan. Ayun, may sinampay pa dun. Ayan, may dumaan pang tricycle. Oh. Oh, di ba? So, outdoor unboxing tayo. At ngayon, ang bubuksan natin, gaya ng nakikita mo sa title. Okay? Walang nakalagay dito kung ano itong binili ko, ah. Pasensya na sa ingay, ah. May dumaan na naman ang tricycle. Wala nakalagay kung ano yung binili ko. Pero nakita mo naman sa title, di ba? So, buksan na natin siya ngayon. Ang halaga nito ay 161 pesos and 50 centavos. At ito yung inilalagay sa kalan para ma-concentrate yung apoy ng kalan dun sa puwit ng kaldero. So, titignan natin to. Magkaroon tayo ng review kung maganda ba to. At marami nag-a-advertise ito pati sa Facebook, eh. So tingnan natin. Teka muna, kukunin ko yung aking cutter o gunting. Okay, nandito na siya. Ilang piraso ba itong binili ko na to? Matagal din dumating ito, ah. Dalawang piraso lang naman. Ayan. Dalawang piraso sa halagang 161 pesos and 50 centavos. Ako, ang ingay ng tricycle, ano? Sesya ka na, ah. Consider that as music to our ears. Walang ya. Mainit kasi sa loob. Summer na. Kaya dito tayo sa labas mag-unboxing. Dito naman sa labas, mahangin. At may dumadaan na tricycle. Okay lang. At least hindi mainit kasi sa loob. Pag sa loob kasi mainit na, kailangan pa natin ilawan para maliwanag na makita, di ba? Ay, dito sa labas, hindi kailangan ng ilaw-ilaw dito. Ayan, ano ba ito? Ang gaan niya, oh. Manipis na manipis nga. Ano ba yung style ng pagbubukas na yan? Ayan. Doon pala dapat talaga binuksan. Ayan siya. Okay. Maraming nag-a-advertise. Okay? Ilalagay yan sa kalan. Pag ganyan, iuhulma doon sa patungan ng kaldero. Itatama siya doon. And then, yung apoy niya, dahil may enclose itong gilid, andito lang yung apoy sa ibabaw. Yan. So, kahit mahangin, protektado yung apoy. Hindi masasayang yung init diretso sa puwit ng kaldero. Sabi nila. At ayan, oh. Napakanipis. Oh. Ano kaya ito pag pinatungan ng mabigat na kaldero, hindi kaya magkawindang-windang ito. Ayan, oh. Hindi naman ito aluminum. So ito sa katagalan ay kakalawangin. Wala nakalagay kung aluminum siya, pero yung tunog pati niya hindi aluminum ito, eh. Hindi aluminum yung tunog, eh. Ako, ang nipis talaga, oh. Kita mo naman yan, oh. Oh. Subukan natin. Ilalagay ko, ipapatong ko sa kalan para makita mo rin, kabayan. Okay? So, tingnan natin. Isang size yata talaga ito, eh. Isang size ang binili ko, or talagang universal siya dapat. Tingnan natin, ha? Okay, ito na tayo. At masamang balita. Ayan. Hindi siya universal. Ayaw siyang pumasok dito. Kasi ito, anim ang ano nito, eh. Patungan nito ng kaldero. So, ayan. Wala. Walang pagtatamaan yung mga hukay nitong universal na to na tinatawag. Hindi talaga sa universal. Siguro yung pang mga bagong modelo lang. Dito kasi dalawa yung aking gas range. Isang oven at isang rotisserie. Mga lumang modelo ito, eh. Ng larger man niya. So, ayan, ayaw pumasok. Kahit na anong hulma ang gawin ko. Yun, bumaba dito, sa dulo. Kaya lang, dikit na doon. Ayan. Kumasya sa dulo. Pero dito, ayaw. Ayan, kumasya rin, pero dito, tagilid. Yan. Medyo tagilid nga lang siya.
Yun. Pwede na siguro sa ganito. Okay? Hahanapan mo talaga ng paraan. Yan. Okay? Pero sa ganitong design, hindi talaga uubra. Pag anim ang ngipin ng iyong ano, pinapatungan ng kaldero, masyadong marami yun para sa kanya. Wala talagang tatapatan na butas na siya ay lalapat. Dito lumapat lang kasi bungi na eh. Bungi na yung isang ganito ko. Ayan, oh, putol na yan. Oh. Ito actually ganito ang hinahanap kong mabili. Walang mabili. So yan. So yun doon, umubra. Tingnan nga natin dito. Hirap talaga niyang i-ano, i-forma eh. Ito, tagilid. Oh, tagilid siya. Tagilid pa rin. Nakalabas doon. Ito, tagilid. Kailangan siguro doon ka. Wala, tagilid talaga. Sakit pa sa tenga ng tunog nito. Parang yerong-yero. Ayun, lumapat dito. Yan. Ganyan. Okay, dito sa isang to. Lumapat tayo. Pero dito, wala talaga. So, gaya ng sabi ko, hindi siya universal. Yung mga tipong sa bawat burner, apat lang ang ngipin. Kung pwede po yan. Kudrado, kaya yung tipong pabilog talaga siya, pwede lumapat ito. So, dito sa isang luma kong gas range, lumapat siya, dito naman sa isa, hindi. Okay. So, pag nagbabalak bumili, at ganito ang itsura ng inyong gas range, yung kanyang papatungan ng kaldero, walang gamit na ito. Hindi na talaga siya ano, magagamit. Pero dito sa isa ko, nagamit pa. Okay. So, yan po ang ating unbox and review nitong energy or gas saver, gas stove saver na tinatawag. Maraming salamat sa panonood, Kawaldas, and see you in my other videos.